Welcome to Donmar TV News Channel. Ito si Pangilinan. Ang sabi niya, effectivity date naman ng bayanihan ang pinagsasabi. Ito sabi ko, ano klaseng senador ka? Mag-debate na technicalities habang mayroong global pandemic. You know, you do not go into such trivial matters. Sa ating mga health workers, mga frontliners at mga kababayan, tignan ninyo itong si Pangilinan. Habang nasa crisis tayo, nagmamadali dahil marami ang namamatay na ng mga Pilipino at nagkaroon na ng gana magtanong ng effectivity ng bayanihan 1. Bakit mo ako tanungin? Bakit mo kami tanungin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, kayo ang gumawa ng batas? Ano ka? What's eating you, guy? What's the beef? Kayo ang gumawa, then you should know how to interpret it. Baka nagkamali kami. Biro mo na, 17 doctors and nurses namatay. At may bituka ka pa magtanong-tanong. Kung hindi mo talaga gusto, di basahin mo uli. Do not question us about the effectivity of the law. You tell us what is your interpretation. How do you arrive at the correct interpretation of the effectivity of the law? Do not ask us. Tanungin mo sarili mo, basahin mo yung ginawa ninyo. Klase. Ikaw, Pangilinan, kung wala ka nang iba, magsasali ka pa para marinig ka lang. Marami kayong dapat wala dyan. Ay, Pangilinan, you should not be there. You have not contributed any meaningful legislation sa ating bayan. Puro agriculture kayo, kinakain mo ng steak. Puro kayo analysis. At it results to a paralysis. Kayo daw ang magtrabaho. Madali mo lang magsulat ng batas. Kaya ako, i-dictate ko lang yan eh. Basahin mo nang mabuti. Bakit mo kami tanungin? Kayo yung gumagawa ng batas dyan. Ito si Gordon. Ito naman Gordon, ang price ceiling, ang pinakamataas daw. Ito naman si Gordon, nagmamarunong na naman sa economic. Sabi, 24 pesos lang daw binili at isang kumpanya, formally, ang mas sa isang supplier, tapos binenta ng 27. That's a 3 peso difference. So, kung ikaw, ano bang negosyo mo ngayon, Pangilinan? Kung ikaw magpasok ng negosyo, malugi ka, gago ka. You are in the business. It could be a Chinese, a Russian. It could be an Indian or African. Pagka pumasok ka ng negosyo, kailangan kumita ka. Magpalugi ka, gago ka. Following your theory, ganun talaga. Gordon, can you really face the mirror? Pakitingin ng ngayon. Ngayon na. Pumunta ko na sa labas ka, you go to the washroom. Do you fit into this stringent objectives of the Red Cross? Kaya yung ikaw, you sign the contract. If there is money given by the government to the Red Cross, any assistance, you sign it as the chairman at ikaw rin ang mag-imbestiga. Yan ang problema sa iyo. Double agent ka. You are not supposed. To me, under the law, you must give either Red Cross, kung gusto mo maging senador pa, o senador ka, hindi ka Red Cross. Pero para sa akin, you find the two positions very lucrative.
Ito mo ginawa mo. Ewan ko kung totoo to, ha. Said, I may be wrong. Kinakalkal ko pa. May PDAF ka. Saan mo binigay? Senator ka. Binigay mo doon sa sarili mo sa Red Cross. Do not say that Red Cross and ikaw ay separate identity. That's bullshit. Alam nat ng abogado yan. You are a dual personality, which is, you know, banned or prohibited by law. Dapat noon pa dinimanda ka na. Wala lang ang lakas ng loob. Kasi, you know, when you begin to talk, wag na kasi maingay yan. You know, and wala pang naglakas ng loob to question nyo. Ngayon na lang. Kasi dahil nga rin sa kalukuhan mo, nakita mo na silip namin. Bawal yan, actually. Bawal. Even government lawyers, cabinet members cannot be an officer of a corporation or a company or even an owner of a business entity that deals with government. Bawal talaga yan. Bitawan mo na yan kasi I will insist that you give up one because you cannot be both. Noong sa ano ka, hindi ka pa sa Congress, nang ano ka doon sa whatever chairman ka o ikaw yung top honcho sa COA, may ano doon, may Anomalya. It is important to know for people the difference between COA observation and COA disallowance. Yung nasa Subic Bay Authority ka, may mga transactions doon na disallowed. Hindi COA observation to. Yung COA observation, yung mga audit, yung mga did point out to you the deficiencies in adequacies and all. But itong disallowance is sort of a final imprimatur of the COA and means the closure of the audit. Kasi kung sabi ng COA, disallowed yung pera na kuha mo, ibabalik mo. Noon pa sa Subic ka pa. Ang disallowance na katulad ng 140 million disallowance is SBMA na panahon mo, which includes 86 plus million ang iyo doong nakuha sa 140 million na iyong nakuha personally at may judgment na yon at kailangan ibalik mo sa gobyerno ang pera. May disallowance. Ibig sabihin yung sinabi mo na ito, ginastos ko ganun. Hindi naniwala ang kuha. Sinabi ng kuha, kinuha mo yung pera mo personally. So isauli mo noong nasa Subic ka pa. Senador ka na lang for the longest time, hanggang ngayon, hindi mo na sauli yung pera. So I would like to inquire from the ombudsman if there is a case filed against you because lahat na disallow and the money was not returned. The money was not used in the right way. It reduces into something like a personal liability mo. So bakit hindi mo pa nabayaran ito? Question ka ng question dito sa Red Cross.
Hindi ako nagalit na yung parmalin, luglugin mo ng liignan. Ang ayaw ko yung pabalik-balik yung taga-gobyerno. How many times already that you have called them and it's just the same. It's a merry-go-round questioning. Is it fair? It is not. It is good. It is not. Was there something wrong? Sabi ng COA, knowledge ng COA chairman said that there's no corruption and there is no damage to the government in terms of monetary disbursements.